Alright guys, welcome back dito sa ating vlog. So for today's vlog guys, so nakita nyo naman sa ating caption or sa ating thumbnail. Yan. So guys, sa mga naka-follow sa video ko, naka-ano tayo tadi guys eh, naka-black na mugs. Yan. So bumalik tayo sa stock dahil dito. Yan. Dahil sa ganito. So ayun guys, gusto ko lang i-share yung naging problema ko sa paggamit na ito. Kung ano yung hassle na nabigay na ito. Alright guys, so ito yung gamit-gamit natin, tire sealant. Hindi ko na lang ipapakita yung brand. So ito yung may kasalanan kung bakit hindi na tayo all black. Ayan, so ayan yung stock nating gulong. So ito yung may kasalanan guys, yung tire sealant na to. So pinagsisihan ko kung bakit ako naglagay na ito. Ayan. So ito guys, ang trabaho nito sa mga hindi nakakaalam ng tire sealant is siya yung nagsiseal na pag halimbawa nabutas ka or napako yung gulong mo, then pag hinugot mo yung pako, ito guys is nagsiseal doon sa may butas. Ayan. Kita nyo yan guys, yung mga yan. So ayan yung sumisiksik doon sa butas. So yun. Alright guys, so ganito yung nangyari. Ito yung mugs natin. Ito yung sa rear, sa likuran na mugs. So ito, yan. So ang number one na issue ng mga gantong sealant, yan, gantong sealant ha, ang number one na nagiging issue niya is nagiging matagtag yung ride mo. Kumbaga, kung dati yung hangin ng gulong mo sa standard niya is nasa 35 or 32 yung sa likod ha, nung wala pang ano, nung wala pang sealant, usually ganun yung nilalagay nating hangin. Pero once na naglagay ka na nito tong sealant na to, pag naghangin ka ng around 32, sobrang tigas nito. Kumbaga iba yung tigas niya, so nagiging matagtag yung ride mo. Yun yung unang disadvantage nito. So kung nakaganto ka na guys, ang mas maganda niyan, ang hangin mo is nasa 25 na lang. So yun yung unang disadvantage nito. Then pangalawa, eto guys, eto. Then pangalawa guys is yung pag naghahangin ka ng gulong, usually dyan guys, ang nagiging problema is, halimbawa, magkakarga ka na ng hangin. Minsan yan guys, hindi pumapasok yung hangin. Nagbabara. Nagbabara yan sa bulb. Ang hirap hanginan nito guys. Sobrang hirap hanginan. Yun pa ang isang naging problema. So ang solusyon, magtatanggal ka ngayon ng, eto, tatanggalin mo yung bulb. Ito yung tinatawag na bulb sa may pito. So once na natanggal mo na to, lalabas dyan yung mga bumara. Kasi yan guys, ito yung bumabara. Oh. Ayan. So matanggal na yung bara niya. So ibabalik mo na ulit to. Yun ang naging problema. Sobrang hassle maghangin. And then, ang nangyari sa akin guys is, ito. Nung hahanginan ko, so tinanggal ko yung bulb. Kasi ayaw pumasok ng hangin eh. Tinanggal ko yung gantong bulb. Ayun ang nangyari, eto naging corroded na. Sobrang corroded na. And then naputol, guys. Naiwan sa loob yung kalahati nito. Yung kalahati nito naiwan. So, sobrang hassle. Naiwan sa loob yung kalahati nito. So, ayun lang ang naging problema ko. Kaya medyo bad experience tayo sa ganito. Hindi ko na ipapakita kung anong brand. Ayan. Pero eto guys is napakaganda naman ng trabaho niya. Kumbaga nasisil niya talaga yung butas. Goods to. Okay guys, so idagdag ko lang ano, etong ginagamit nating tire sealant na to, or kahit ano pang brand siguro yan, is masyado siyang ano guys eh, highly corrosive. So meaning guys, pag sa bakal, may chance yan na nagiging corroded na yung inside.
yung loob, hindi ko lang matanggal to eh, so hindi ko mapapakita. Yun yung parang nagkakaroon ng mga kalawang, yung nasa loob na ito, guys. Kasi yung silat na to nandun sa loob eh, so umiikot na umiikot yan. So kung yung sa bulb, sa pito is naging corroded na, ano pa kaya yung nandun sa loob na bakal, no? Not sure, hindi ko alam. Pero feeling ko meron na yun eh. So, ayun. Nakakalungkot lang na eto, sayang eh, ang ganda ng trabaho niya eh. Pero yun lang yung nagiging problema sa kanya. Right? Gaya nga ng sabi ko, yun lang yung pangit sa kanya. So, hindi ko sinisiraan yung brand. Bahala kayo kung gusto nyong gumamit. Pero at least na-warningan ko kayo. All goods naman siya, guys. All goods naman. Yun lang talaga yung problema. So, ayan. Hindi na siya all black. Ay, nako. And then, ang suggestion pala dito, guys, is every 6 months daw magpapalit na ito. Every 6 months. Kaya lang ang problema mo, syempre magbabaklas ka ng mga gulong mo. So, babaklasin mo yan para lang may labas yung old na sealant. Diba? So, eto yung stock na gulong ko. Simula nung nilabas ko yung NMAX ko. Yan yung stock niya. Wala pang sealant yan. So, hindi ko nalalagyan. Pero, eto ang pinalit natin dyan. Eto ang pinalit ko. Tada! In-order ko lang to, guys, sa Shopee. Maganda to pagka may emergency ka. Halimbawa, na pako or nabutasan ka. Mas maganda gamitin to. Kung alam nyo to, guys. Ito yung tinatawag na pasak. Yan. So, mas madali gamitin to. So, ngayon, ito na lang lagi baon ko. Kasi, guys, sobrang hassle talaga. Ang hassle gumamit ng sealant. Sinisira niya ng sinisira yung bulb. Yan, guys, oh. Okay, so sa mga nagbabalak gumamit nito, ano? So, ayun lang, na-warningan ko na kayo. Nakakasira siya ng yung bulb nung sa pito. Yan, then nagiging matagtag yung ride nyo. Nagiging matigas siya compared dun sa walang sealant. So, nasa sa inyo na, guys, kung gagamit pa kayo nito. Pero, hindi ko na marerecommend tong gantong tire sealant. So, mas maganda pa yung pinakita ko kanina. Mas maganda pa gamitin yun, mas convenient kesa dito. Kasi dito, guys, sobrang sakit ng ulo. As in, kada pahangin mo, ang hirap maghangin. Laging nagbabara. Ayan. So, sa mga na-experience nun, comment down below, guys, ng experience nyo sa ganito. Alright? So, yun lang naman para sa video na to, ano? So, ayun. Kita-kits ulit. Next vid. Alright?